Nagbunga ng pagsunog ng kilay ng mga pumasa sa 2018 bar exam. At nanguna po riyan ang isang Ateneo graduate na isang proud member ng LGBT community. Hatid ni Cedric Castillo ang kwento ng kanilang success! Hiyaw ng tagumpay at pasasalamat ang umalingaungaw sa harap ng Korte Suprema nang i-anunsyo ang mga pumasa sa bar exams. Pumasa na ako, ma! Pasado ako, ma! Thank you, Lord! Thank you! Sino po? Sino po? Sino po, sir? Grabador Marinet! Kano na niyo po? Anak ko. We wish to congratulate you all for the hard work you put in. Sa 8,158 na kumuha ng exam noong isang taon, 22.07% o 1,800 lang ang nakapasa. Kabilang ito sa mga mabababang passing rate sa lumipas na 18 taon. Sa top 10 ng bar passers, 3 ang galing sa Ateneo de Manila University, 4 mula sa University of San Carlos, 2 ang galing sa University of the Philippines, at 1 mula sa De La Salle University. At ang top-notcher, ang Atenistang si Sean James Borja. I definitely was not expecting to top the bar only because the series of exams was just really difficult compared to the first. Malaking hamon daw para kay Sean ang mag-top sa bar, lalo na sa pagsulong sa mga isyong malapit sa puso niya. I'm a proud member of the LGBT community. One of the concrete ways is and not just parang lip service lang, is to get involved in the Pride March every year. Kapwa Atenista ni Borja ang rank 4 na si Daniel John Fordan. Surprising yung result niya. Kasi sobrang hirap nung exam. Ang rank number 2 na si Markley Augustus Natuel, naging susi raw sa tinamong success ang kanyang determinasyon. Si Lord nang nagbuot ani nga mabugadogin ko. I wanted to run for office before niya. Nakasulti ko nga, murag lawyer, murag nindot ni siya, especially if mag-senate. Pero karon, when I entered law school, I realized na I wanted to be a lawyer because I want to help. Si Mark Lawrence Badayos, 26 anyos, naging sandiga naman ang pananampalataya sa Diyos na kanya ngayong pinasasalamatan sa pagiging number 3 sa bar. I really prayed hard for it. I don't know, it's not logical, but I felt a strong affinity for the number. Ang number 9 at number 10 na sina Jeb Linus Kane at Allen Joel Pita, wala ring pagsidla ng galak. Follow lang sa schedule nga gibuhat nga motto, study every day. Their best efforts to provide me with the best education, my professors in law, for their dedication and guidance in my study of the law. Kasama rin sa mga nakapasa si Patricia Magtanong, isa sa frontrunners sa Binibining Pilipinas 2019, at ang anak ni Senador Laila Dilima na si Vincent Joshua. Bawat isa sa mga pumasa, tigib ngayon ng pag-asa at inspirasyon sa patuloy na pagkamit ng higit pang success. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.